So, ayan, i-ready pa na ulit ang kanilang damit bago kami magpaligo. Kasi gusto ko talaga naka-ready na siya lagi. Ayan, nakita niyo ba ang sikip na ng damitan nila? Kasi isa pa lang talaga yung drawer nila. Kasi hindi ko naman expect na ang dami magbibigay ng damit. So, ayun, habang nagpe-prepare ako, si daddy nila from work, magte-take yan ng break or lunch para tingnan muna si Kambal during my preparation ng pampaligo. And syempre, bago ako makapagpaligo, ang hirap-hirap tawagin para sabihin, it's already bath time. Ayan, playtime pa sila. Si Kaisa, ganyan siya. Kung saan-saan na siya naggagabay, umaakyat. Nakakatakot, pero part yan ng development nila. Ayan na. Nakuha na natin si Kaisa. Siya muna unahin natin. Since na si Katniss, medyo gusto pa sa daddy niya. So, ayan. Si Katniss, ano sa daddy niya. Ayan si Kaisa. Ligo na. So, ayan, si Kaisa, dito na siya sa bathtub niya. So, dito niya makikita kung anong difference sa pagka naliligo sila. So, ayan, si Kaisa, medyo ang likot-likot talaga niya. Hindi kami makapag-settle agad. Dami niya talagang gustong gawin. So, ayan. Binibigyan ko sila ng squeezy toys para meron silang nilalaro. Kasi medyo may kalikutan talaga na si Kaisa or sila nalawa. So, ayan. Ano na siya. Na si Kaisa. Snipis. Thank you.
So, yan. Yan si Katniss. Hindi ko pala napakita na I'm a type of mom na nilalagyan pa rin sila ng oil bago paliguan yung likod. Parang, ewan ko, naniniwala lang ako na para hindi agad yung lamig yung maramdaman ng katawan nila pag pinaliligyan. And then, ayan, si Katniss, kung mapapansin niyo, sisigaw yan at sisigaw. Kasi, ganun yan nilalabanin yung water. Hindi naman malamig kasi nga, may hot. Ano pa rin, warm pa din. Minimix ko yung, Wilkins pa rin, by the way, yung pinaliligo ko. Kasi, ewan ko, natatakot lang ako na baka makainom pa rin sila ng water. And, syempre, baka magtae. And, ayaw natin nun. So, ayan. Pagdating sa ulo, still, Wilkins pa rin ang aming distilled water. And then, yung sa katawan niyan, pwede ng top water yun. Tapos, ayun, kinakantahan ko sila pag pinaliliguan. Kasi para ma-feel nila na enjoy lang. Even nung super baby pa sila, yung 1 month old pa lang sila, kinakantahan ko random lang, ABC, Twinkle Twinkle, but this time, since medyo natuto na tayo from Coco Melon, nag-upgrade na tayo. So, ano na, nakanta ko yung bath time ng Coco Melon. So, ayun, kumakalma naman sila. So, there. Pagdating kay Katniss, medyo kalmado na yan. Hindi naman kasi siya malikot. Unlike na tayo sa amin, talagang lahat ng makikita niya, hahawakan ko, gusto niya kunin. Pero si Katniss, hindi naman. Patient naman siya, and at the same time, bigyan mo lang siya ng isa, okay yun. Kasi si Kaisa, lahat talaga ng hawakan ko, kunin niya. So yun yung difference nilang dalawa. Mabilis tayo kay Katniss, unlike kay Kaisa, medyo marami pang cheche bureche. So, ayan. After talaga maligo, milk time sila. And syempre, si Kaisa tapos na. At si Katniss natapos na din. So, playtime na. Sobrang ganyan talaga yung routine nila everyday. Tapos yun. And since tapos na sila, it's my time to take a bath. Kasi kailangan makaligo na rin ako para fresh. Hi! So, ayun. Nakaligo na rin ako. So, ganun yung routine namin. After ni Kambay, maliligo na rin ako. And ginagawa ko yon kapag naka-lunch break ang asawa ko. At tapos na sila. So, pagtapos nila maligo, dapat ako din makaligo na. Kasi nga, syempre, sa akin yan lalapit. Ako magbubuhat. Pagka, after kasi namin maligo, magliligpit lang ako ng konting kalat dito. Tapos, magla-lunch kami sa baba. Then, right after ng lunch, akit na kami. And nap time na yun. And, ayun, pag nap time, for sure sa akin talaga. At tata day, minsan iyahele mo. So, para malinis na rin ako. So, ganun lagi yung routine namin. Tatlo na kami agad-agad naliligo. Hindi ako nagpapaliban ng ilang oras bago ako maligo. Kailangan ako din maligo na para malinis ako pag ginawa ko sa sila. Tapos, ayun. So, ayun. Nakita niyo na kung ano yung bath time routine ni Tambay.